Arestado na ang tatlong suspect sa pangahalay at karumal-dumal na pamamaslang sa isang transgender man sa Quezon City. Nakatutok si Katrina Sol. I would like to announce it officially that the case has been solved. Ito ang inanunsyo ni PNP Chief General Guillermo Eleazar sa kaso ng pinatay na transgender man na si Ebeng Mayor madaling araw ng May 18 sa Quezon City. Sa investigasyon ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit, natuntun nila ang isa sa mga kasama ng biktima nang makausap nila, ang babaeng huling hinatid ng grupo ni na Ebeng noong gabing iyon na nakilalang si Xander De La Cruz. Agad daw inimbitahan ng mga pulis si De La Cruz na best friend pala ng biktima. Nung una, pupunta dito sa opisina, as kunyari, magbibigay siyang linaw para malaman kung sino yung huling kasama. Kaya lang, hanggang sa nag-confide na nga siya at sinabi na niya na may mga kasama siya at sila yung may gawa ng krimen. Itinuro rin ni De La Cruz ang ibang suspect na sina Joel Loyola alias Nonoy Sablay at Richard Elvin Araza o alias Chago. Kwento ni De La Cruz, kasama raw niya noong gabing iyon si Ebeng at dalawang suspect. Ano po, umiscore po kami ng drugs kay Nonoy. Tapos tumira po kami doon. Tapos po sinikmurahan po agad nila Nonoy sa Ebeng. Po binitbit po pababa. Sinama po nila. Tinakot po ako ni Nonoy. Pag nagsumbong daw po, papatay niya daw po ako. Isa rin daw siya sa mga bumitbit sa wala ng malay na si Ebeng. Pero nang nagsisimula na raw na magkamalay ang biktima. Inutosan po ako ni Nonoy na ampasin ko daw po ng bato. Dalawang beses po inampas ko po. Dahil po tinakot niya po ako. Para po pag nahuli daw po, sama-sama daw po kami. Para matahimik, pinalo sa ulo ng bato. O yun, ginahasa na nila at naghalinhina na. Nauna itong Nonoy Sablay, sumunod itong si Chago alias Chago, hanggang sa sumunod itong si Xander. Sana po mapatawad niyo po ako. Nagsisisi po sa ginawa ko. Dala lang po, takot kay Nonoy, kaya pati ako nadami. Pero ang pamilya ni Ebe, hindi raw mapapatawad ang mga suspek. Pagdusahan niyan sa kulungan habang buhay. Di ba lang kinuha na lang sana yung mga gamit eh. Hindi na lang nila pinatay sana o ni-rape. Ang masama doon, yung binabay. Naharap sa kasong rape with homicide and robbery ang tatlong suspek. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras.